guys, ang topic natin today is about bunker survey at kung paano mag-compute ng fuel sa barko. But before that, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and like my channel. This is Chief Engineer Longo. So, good day, Kabaro, no? Ngayon, kukumpute na natin ang ating fuel na sonding para sa bunker survey, no? So, maigi na habang nag-compute ang surveyor doon, ay mag-compute ka din ng sayo. Kasi yung mga surveyor na yan ay minsan mga madadaya yan, no? So, dadayain ka. O, kailangan, huwag mo lang iasa yung computation sa kanya. Kaya, kailangan marunong ka rin mag-compute. No, so itong gagawin natin na pag-compute ay mano-mano ito, no? So kalimitan naman sa barko meron ng program 'yan na naka-install, no? Kung wala kung meron kang sayo na automatic na sa computer ay pwede mong gamitin. So meron yung iba na meron ng ano yung program. Ilagay mo lang yung kung ano yung sounding, automatic na lalabas sa computer kung ilan yung metric ton, no? So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-compute ng mano-mano, no? So, una nating titingnan mga kabaro ay ito, no? Lalo sa mga bugon. Yung, hanapin natin yung density ng fuel natin. So, example lang to, ha? So, itong number 1, yung number 1, port and starboard, no? Yung density nito is, at 15 degrees is 921.7 kilogram per cubic meter, no? Tapos, ang number 2, ang density niya ay 937.5 kilogram per cubic meter. Ano nga ba kabaro ang density? So ang density or mass per unit volume, no? Mass per unit volume, no? Ito ay binibigay ng mga supplier sa atin. Nakalagay ito sa ating BDN. Halimbawa ito. Ito ang BDN ng number 2 fuel tank, no? Na doon ko kinarga. No. So halimbawa 'yan, 0.9375, no? 937.5 kilogram per cubic meter. So dapat 'wag ka lang mag-rely dito sa bunker delivery note. So kung wala pa yung laboratory result, so pwede mong gamitin itong density, no? Pag halimbawa nandiyan na yung laboratory result, so dapat doon ka mag-rely sa laboratory result, no? Huwag kang mag-rely doon sa BDN kasi minsan dinadaya ng mga supplier yung BDN. Nakaranas na ako yan sa Hong Kong, dinaya yung aking BDN, no? Pati yung laboratory nila. Kasi nagbibigay rin sila ng laboratory nila na magpapatunay na yun yung density. Dinaya nila yung laboratory at saka density. Yung laboratory result tsaka yung BDN, yun yung nilagay nila, pero mali pala nung pinalaboratory namin yung fuel, no? Mali yung density, masyadong mababa, pero yung binigay nila na density sa kwan sa BDN ay mataas, no? So ito yung lab result naman ng number 1, 921.6, no? Yung density niya at 15 degrees centigrade, no? So, pag halimbawa, wala pa yung laboratory result niya, doon ka muna mag-rely sa yung BDN, no? Pero pag nandyan na yung laboratory, dapat yung laboratory yung asahan mo, yung computein mo na density, no? Kasi may difference talaga minsan yan. Pero pakunti-kunti lang, no? Halimbawa nito, sa number 1, 921.6, pero sa kanyang BDN ay 921.7 yung density, no? So, dito, kukumpute na natin kung paano mag-compute ng fuel, no? So, una natin gagawin, no? So, i-convert natin yung density to specific gravity. Halimbawa yan, specific gravity. So, halimbawa, sa number 1, no? Number 1, specific gravity. So, number 1, yung density niya is 921.7 kg per cubic meter. So, 921.7 kg per cubic meter
over 1,000 equals kilogram per cubic meter equals 0.9217 ang kanyang specific gravity or SG. Saan ba nanggaling itong 1,000, no? Itong 1,000, ito yung density ng tubig, kasi ang kwan, ang SG ay it is a measurement of density ng substance relative to the density of freshwater. So, umbaga, ito yung nagme-measure kung gaano ka bigat or gaan ang substance sa tubig, no? So itong 1,000 na to, ito yung density ng freshwater. Ito yung 921.7, ito yung density natin ng fuel. So i-divide mo sa 1,000, magiging 0.9217. Kaya ang specific gravity walang unit, no? Kasi natanggal na yung kilogram per cubic meter, natanggal na to, no? No? So now sa number 2, halimbawa number 2, yung kuha natin specific gravity, 937.5 kilogram per cubic meter, divide 1,000 kilogram per cubic meter, so magiging 0.9375 ang kanyang specific gravity, no? So ulitin ko, ang specific gravity, ito yung nag-i-indicate kung gaano kabigat or gaano kagaan ang substance or yung fuel sa tubig, sa freshwater, no? So na-convert na natin siya sa specific gravity, which is 0.9375. Kukunin natin ngayon ang pangatlo natin gagawin ay i-correct natin yung specific gravity. Corrected SG na equals specific gravity at 15 degrees, no? Ito 'yon, no? Ito yung sa 15 degrees na sa number 2, ito yung sa number 1, no? Minus T1 or yung temperature ng fuel, minus 15, no, at 15 degrees, times mo sa coefficient expansion, no? Ano ba to ang expansion, coefficient expansion, no? So meron ako dito kabaro. So meron ako ditong coefficient of expansion every specific gravity ng fuel. So ito ay binigay sa akin ng chief engineer ko na hapon dati, dala-dala ko pa hanggang ngayon, no, nung kadet ako. So yan, dala-dala ko pa hanggang ngayon. So halimbawa ito, no? Ito yung coefficient of expansion na i-multiply natin mamaya, no? Ito yung halimbawa, yung kuha natin, yung SG natin ay 0.9217. 0.9217. So dito siya sa number 11, no? Dito siya, nabilong 0.913 to 0.925. So ang kanyang coefficient of expansion ay 0.0072, no? Kung wala kayo nito kabaro, ikuha nyo na lang, i-post nyo na lang yung video tapos screenshot nyo, no? O, ayan, no? O, kung wala kayo nito. So sa number 2 naman, 0.9375, no? 0.9375. So dito siya sa number 12. 9375. So andito na siya sa number 13, no? 0.938 to 0.955, no? 0.00070 ang kanyang coefficient of expansion, no? So yan, nakabaro, no? Yan mo makita yung ano to, as per ISO standard, no? Japanese standard to, no? Na to coefficient expansion na dala-dala ko, no? Sa halimbawa sa mga diesel mababa, ito yung gagamitin niyo ng mga coefficient of expansion. Pwede niyo i-post ang video tapos i-screenshot niyo para meron kayo. So, i-correct natin yung SG ng sa number 1 na tangke, no? So, corrected SG is equals to SG at 15 degrees minus T1 minus 15 times coefficient of expansion, no? So, kanyang SG ay 0.9217 minus 35 minus 15 times 0.0072, no? So, 35 minus 15 is equals to 20. So, i-times mo itong 0.0072. 20 times 0.0072 is equals to 0.0144, no? O, nasundan nyo? 35 minus 15 equals to 20.
no? Yan. So 0.927 minus 20 times dito, no? So i-times mo tong 20 sa 0.0072. Yung result niya is 0.0144. So 0.9217 minus 0.0144 is equals to 0.9073 yung corrected SG mo. So ito na yung corrected SG mo sa number 1, ha. Ito na yung corrected SG mo, no? So sa number 2 naman, ito naman 0.9375 minus 35 minus 15. Ang 35 galing to sa temperature ng fuel nung nag-transfer, ha. Baka malito kayo. So 35 minus 15 equals 20 times 0.0070 equals 0.014, no? Minus mo sa 0.9375, ang sagot niya ay 0.9235. So ito na yung corrected SG mo sa number 2, no? So ang video pwede niyo i-post saka screenshot niyo saka mag-compute kayo, no? So kung compute na natin ang ating fuel sa number 1, no? So ang binigay sa atin na draft ni Chief Mate sa forward ay 4.6, tapos draft sa up ay 6.4, no? So ang trim natin ay 1.8, no? So draft up minus draft forward, yon yung trim natin, 1.8 meters, no? So yung number 1 natin, ang sounding natin doon sa number 1 starboard ay deep sounding 43 cm yung natira, no? 43 cm na lang natira sa number 1 starboard, no? So kukumpute natin ang fuel, no? So halimbawa dito sa sounding table, ayan yung sounding table namin, no? O kabaro, iba-iba ang sounding table sa barko, ha? Baka malito kayo, no? So ang iba naman sa centimeter sila o sa sounding sila ang kanyang correction. Ito naman doon sa kanyang quantity yung correction. So hindi pare-parehas ang kuan ng sounding table, no? Halimbawa sa iba, pagkuha mo ng ULEDs, meron agad cubic meter, no? Dito wala, no? So deep sounding ito lahat, no? Sa barko na to, ang aming ano ay 1 tong. So halimbawa 'yan, no? So ang ating sounding ay 43. Pero walang 43, only 40 at saka 45, no? So 5 points ang diferensya, no? So tapos dito, ang trim natin ay 1.8, no? So ang trim natin dito ay 1.5 at saka 2 lang, no? Walang 1.8, no? So kailangan mag-interpolate tayo, no? Kasi walang 43 at saka walang 1.8 na trim. So ito. So sa 40 cm, no? At 1.5 na trim, ang kanyang cubic meter ay 5.02 cubic meter, no? Sa 40 cm at 2.0 na trim, ang kanyang cubic meter o kaya kanyang quantity ay 4.33 cubic meter, no? So kukumpute natin yung 40 cm at 1.8 na trim, no? So ito yung 1.5, ito yung 2. So palagi kang minus, no? Galing sa 1.5 papunta sa 2 is kailangan minus ka palagi, no? 5.02 cubic meter minus 4.33 equals so 0.69 cubic meter. 0.69 cubic meter divide 5. Bakit 5, no? From 1.5 to 2, ang kanilang points ay 5, no? Decimal of 5. 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 2, no? So divide 5 is equals to 0.138 cubic meter. 0.138 times 3. Bakit times 3? Kasi ang decimal points nila ay 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. So tatlo ang difference. So times 3 equals 0.414 cubic meter. 0.14 cubic meter. So i-minus mo sa 1.5 na trim. 5.02 cubic meter minus 0.414 cubic meter is equals to 4.606 cubic meter sa 40 cm at 1.8 na trim. So sana nasundan nyo, no? Kung medyo mabilis,
No? So, sa sunod, kukumpute na natin ang 45 centimeter. So, ito na. Ito na yung sa number 1 starboard, 45 centimeter at 1.8 trim. No? Kumpute natin. So, sa 1.5, ang kanyang cubic meter ay 6.19 cubic meter. Sa 2.0 na trim, 2.0 meter sa ay 5.41 cubic meter. So, 6.19 minus 5.41 cubic meter is equals to 0.78 cubic meter. 0.78, divide mo sa 5 kasi decimal of 5 ang kanilang difference. So, 0.156 ang result. 0.516 times 3, no? Kasi 1.5 to 1.8, 3 ang decimal difference, magiging 0.468 cubic meter. 0.468 cubic meter. Oh, so, 6.19, itong 6.19, ito yung sa 1.5, no? Ito yung sa 1.5, no? Kung saan ka nag-start, no? Doon ka mag-minus. 6.19 cubic meter minus 0.468 cubic meter. So, yun, no? So, ito, 6.19 cubic meter, no? Minus 0.468 cubic meter is equals to 5.722 cubic meter. Yung 45 centimeter at 1.8 trim, no? Yun. So, yan yung quantity niya sa 45 centimeter at 1.8 trim. So, ngayon, kukumpute na natin yung 43 centimeter at 1.8 trim. Ito yung sounding natin, di ba? So, yung 40 centimeter at 1.8 trim ay nakuha na natin, 4.60 cubic meter. Ang 45 centimeter at 1.8 trim is 5.722 cubic meter, no? So, compute natin ang 43 centimeter at 1.8 trim. So, 4.606 cubic meter, ito yung sa 40 centimeter, minus 5.722 cubic meter, ito yung sa 45 centimeter. So, dapat nag-uumpisa ka palagi dito, no? Sa kung saan siya, 40 to 45. Eh. So, dito dapat ang umpisa palagi. So, ang resulta niya ay negative 1.116 cubic meter. So, dalhin mo palagi ang sign na yan. Minus 1.116 cubic meter divide 5 is equals to negative 0.232 cubic meter. Negative 0.232 cubic meter times 3 kasi 43. So, 3 decimal ang difference, no? So, times 3 equals negative 0.6696. 4.606 cubic meter, ito yung sa 40 centimeter, minus 0.6696 cubic meter, minus, so, plus yung magiging resulta sa ating addition law, no? Minus, so magiging plus 5.276 cubic meter. So, ito yung ating cubic meter o yung sa quantity ng fuel sa 43 centimeter at 1.8 trim. No? So, ito na siya. Nakuha na natin, no? So, compute natin ngayon sa metric ton kasi yung ROV natin sa barko ay metric ton, eh. No? O, compute natin. Metric ton is equals to cubic meter times corrected SG. So, ito, ang cubic meter niya is 5.276 cubic meter times yung corrected SG kanina ng number 1 na kinumpute natin times 0.90773 equals 4.786 metric ton. So, ito na yung laman ng tangke mo sa metric ton, no? Ito na, 4.786 metric ton na ang laman ng tangke mo. So, para naman sa hull correction o tagilid ng barko kabaro, halimbawa, tagilid sa port side, 1 degrees, no? So, susundan mo lang kung saan yung sounding mo, halimbawa 43, no? So, pag tagilid sa 1 degrees sa port side, plus 0.8. Kung 2 degrees, plus 1.7 sa quantity na to, no? Mag-plus ka dyan ng 0.8 ng 1 degrees yung tagilid sa port side. Halimbawa naman, kung sa starboard ang tagilid, minus 0.8.
0.8 naman ang ibawas mo dito sa quantity na to. Kung 2 degrees, yung tagilid sa starboard, minus 1.5. No? So, sundan mo lang kung saan ka banda yung sounding mo. So, ganyan lang mag hill correction, no? Kung may tagilid yung barko. Pero as much as possible, naka-upright yung barko pag nag-bunker survey, no? Minsan yung mga surveyor ayaw pumayag pag tagilid. So, bago mag-conduct ng bunker survey, abisuhan mo na si chiefmate na may bunker survey, kailangan naka-upright yung barko. So, yan lang kabaro, no? Magkakuha ng hill correction. So, nakuha na natin yung sa number 1 kabaro. Pupunta tayo sa number 2, starboard, no? Sample lang ito mga kabaro, ha? Para may idea kayo kung paano mag-compute. So, sa number 2 starboard, ang ating ulage na nakuha ay, kasi may laman tong sa 2 starboard, eh, 227 cm ulage, no? So, ang depth ng ating sounding pipe is 426 cm, no? Sa number 2 starboard. Kasi itong kuan na to, itong sounding table na to ay walang computation ng ulage. So, wala sang computation ng ulage, di ba? So, sa ibang barko, meron ng sa ulage. Pagkuha mo ng ulage, automatic, nandyan na yung cubic meter o yung quantity. Dito, wala. So, kailangan deep sounding palagi. So, kung ano ang kuha mo sa deep sounding, i-minus mo yon sa height ng kanyang sounding pipe. So, huwag kang mag-rely doon sa kung anong nakasulat doon sa sounding pipe. Dito ka palagi mag-rely sa sounding table. Ito yung binabasihan palagi ng mga surveyor, no? So, ito, yung height ng kanyang sounding pipe hanggang sa ilalim ay 426 cm, no? So, yan yung height ng kanyang sounding pipe. Huwag kang mag-rely doon sa sulat-sulat lang sa sounding pipe. Dito ka palagi sa kuan sa sounding table. So ito, no? Deep sounding. So ito yung height, 426 minus 227 equals 199 cm. So ito yung 199 cm. Ito yung ating deep sounding, kasi yung pagkuha natin ng pag-measure natin sa number 2 starboard ay ulage. So ito ang kukompute natin, 199 cm. So ito na. So ito, mga kabaro, yan, 195 saka 200, wala tayong 199, no? O mag-interpolate na naman tayo, 195, no? So, ang trim natin, 1.5, ito yung quantity, 93.9 sa 2 meters, 90.57. Sa 200 naman, 98.79 sa 2 meters. 95.37. So ito, unahin natin compute ang 195. 195 cm at 1.8 trim, no? Ito 1.5 na trim, 93.9 minus 2.0 na trim, 90.57 equals 3.3. 3.33 divide 5, no? 5 the decimal, 5 difference, 1.5 to 2. Equals 0.666, no, cubic meter. 0.666 cubic meter times 3. So, ang difference is 1.5 to 1.8. 3 ang difference. Times 3 equals 1.998 cubic meter. So, dito tayo mag-umpisa palagi mag-minus dito sa number 5. Sa puno, no, 1.5. 93.9 minus 1.998 equals to 91.902 cubic meter. So, ito na yung 91.902 cubic meter sa 195 at 1.8 na trim. Sunod natin na compute yung mga kabaro is yung 200 cm at 1.8 trim. 1.5 meters, 98.79 cubic meter sa minus 95.37 cubic meters sa 2 meters is equals to 3.42 cubic meter. 3.42 cubic meter divide 5, kasi 5 difference, is equals to 0.684 cubic meter. 0.684 cubic meter times 3, kasi 1.5 to 1.8, equals to 2.052 cubic meter. So, 98.79 dito sa 1.5 minus
2.052 cubic meters is equals to 96.738 cubic meter. So ito yung 96.738 cubic meter, ito yung ating quantity sa 200 cm at 1.8 trim. So kukumpute na natin kabaro ang 199 cm at 1.8 trim, no, ng number 2 starboard. So ang kanyang connected SG is 0.9235. Ang ating nakuha sa 195 at 1.8 trim is 91.902 cubic meter, sa 200 at 1.8 trim is equals to 96.738 cubic meter. So 199 cm at 1.8 trim is equals to 91.902 cubic meter, ito yung sa 195, minus 96.738 cubic meter, ito yung sa 200 cm, is equals to negative 4.836 cubic meter. Negative 4.836 cubic meter divide 5 is equals to 0.9672 cubic meter. Bakit divide 5? No? Kasi 195 to 200 is equals to 5 decimal difference, no? So, ang sagot minus 0.9672 times 4. Bakit times 4? Kasi yung 195 papunta sa 199 ay 4 decimal difference, no? 195, 196, 197, 198, 199. So, 4 decimal difference, no? So, kaya nag-times 4 tayo. So, ang sagot niya is negative 3.8688. 91.902 minus 3.8688, minus magiging plus, no? Yung sa loob addition natin. So, 94, ang sagot niya ay 94.7708 cubic meter sa 199 centimeter at 1.8 trim. So, kukumpute natin sa metric ton. Cubic meter times corrected SG is equals to 94.7708 cubic meter times 0.9235. Ito yung corrected SG natin, is equals to 87.52 cubic meter. So, ito yung laman ng tangke natin sa number 2 starboard, sa 199 cm at 1.8 trim. So, yun ang kabaro mag-interpolate, no? So, yan. So, halimbawa, kabaro, sa mga gauge, no? Gauge tank, no? Sa mga service tank, settling tank, no? Sa service tank, halimbawa, yung nakuha natin doon is 36.83 cubic meter, no? So, wala naman sa sounding table ito, nasa gauge ito, no? So, direct mo na ang computein, no? I-times mo na sa corrected SG, na, yan na yung metric ton mo. So, computein natin yung corrected SG ng service tank, no? Si, yun yung, ano natin. So, yung density niya is 0.9375, no? Minus 80. Yung 80 na to, ito yung temperature ng service tank, ng fuel oil service tank natin. Ito yung temperature niya. So, 80 minus 15 times 0.0070, no? Equals 0.0455, no? So, minus sa density niya at 15 degrees, ito yung sagot. 0.892 yung ang SG niya. 0.9375 minus 0.0455 is equals to 0.892 corrected SG. So, 36.83 cubic meter times 0.892 na is corrected SG is equals to 32.85 metric ton. So yun ang kabaro, no? So I hope na nakatulong itong video na to sa inyo, no? This sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and like my channel sa ating YouTube channel, no? Ang full video nandito sa ating YouTube channel. So sana makatulong ito sa inyo. Sa mga datihan na, mga dati nang nagbabarko, no? So, palagi kong sinasabi, kung meron kayong mga magagandang idea pa, please comment below, no? So, sa mga datihan naman, I hope, sa mga baguhan, sana nakatulong itong video na to sa inyo, no? So, sa sinasabi ko na palagi, yung mga design ng barko ay iba-iba. So, dito sa amin, ito yung sounding table namin na ginagamit, no? So, baka magtaka kayo sa sounding table nyo sa ibang barko ay iba rin, no? So, ang principle ng pag-interpolate ay parehas lang. Iba lang ang dito na sounding table. So, yun lang kabaro. I hope ay nakatulong ito sa inyo, itong video na to.
Thank you and please subscribe and like my channel. This is Chief Engineer Longno. Peace and out. Thank you. Bye-bye.